Sira, biglang ano, biglang off. Ito yung bagong switch na matagalang na-standby. Yung tunog niya ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang tunog. Hindi siya bumabagal. Servers ng motor ng washing machine. So, itong ano, dalawang yellow, yan yung para sa reverse. Makikita nyo dito sa ano, tingnan nyo na ma-experience nyo. Ang original niyang switch ay katong wire lang. So, ang hanapin lang natin yan sa time yung switch ng washing machine ay itong anim. Ang hanapin natin ito, ang tatlo ito. Itipit natin ito. Yan, sama. Ito yung reverse yellow. Ito yung positive na ito yung positive na para sa motor ng washing machine. Ito yung, ito yung dalawang reverse ng motor. Ito yung reverse niya, dalawang linya sa isang ano, positive line ng ano, motor na supply para dun sa reverse. So, ito yung 3 lines ng motor washing machine natin guys, tatlo. Yung kulay brown ay yan yung ano, supply ng reverse natin sa motor ng washing machine. So itong yellow reverse, tsaka yung gray color. So itisting natin na walang timer switch para hindi malitaw. Mag-ingat lang kayo guys, kasi yan. Yan, nakasaksak na siya. Kapag pa doon sa motor ng washing machine. Yan. Dito sa taas ng washing machine. May tatlong linya. So, ito yung positive niya. Lahat po yan ay live. So, pag itisting natin. So, dito sa ano, yung yellow, pag itisting natin sa brown. Live ang anak ito, ang supply. Ito 20 volts mga security niya. Ito yung reverse. So, ang hanapin natin yung sequencer. Timer na bago na nabili. Ay, limang ano to, limang wire to ng ano. So ang hanapin lang natin ay tatlo. Yun kasi pag walang available na tatlong wire ng switch ng washing machine ay kailangan natin magbitan tayong bumili ng ano, pareho lang yun, nalangit pa rin yun. So ibig sabihin yung yellow, dalawang yellow para sa reverse yan. So yung para sa supply ng motor yung pag-supply dun sa reverse kulay blue. So ito, replace natin ito kasi sira na. Biglang nag-off. So ngayon, guys, ito yung ano, switch natin. So ito, wala, ginagatin nyo lang sa ano. Ito lang yung nakabit natin dito sa line ng motor na mag-distribute ng kurente papunta doon sa reverse. Ito, yellow. Tapos, yung isa. So ngayon, i-testing natin guys.
Ang sikreto lang itong switch natin ng washing machine, guys, ay huwag natin i-reverse. Kailangan 1 wheel lang yung ikot, 1 wheel. Huwag na natin ibalik kasi yan yung dahilan na masisira ang switch ng washing machine natin. So, yun lang, guys. Huwag kalimutan mag-subscribe and comments kung anong suggestion. Itong washing machine na ito ay matagal na ito. So, ganun lang ginagawa ko. Kaya, hindi na yung buhay pa. So, kaya sa guys, silip-silipin yung ilalim ng washing machine nyo. Makaya mo doon sa girl box tumatagas na mapiktuhan yung motor ng washing machine natin. Pag nabasa yan, masisira. So, kailangan tingnan mo walang tagas. Tulad niya yan, walang tagas. Ibig sabihin, good pa yung girl box nyo. Girl box. Ito yung girl box. Yan ho yung girl box. Ito yung girl box. Tandaan nyo yung gearbox, kailangan hindi magbasa dito sa dulo. So once magbasa yan, ibig sabihin may tumatalsik na tubig papunta dito sa motor ng washing machine natin. At dahilan nga mag-ground siya, masusunog. Sira. Ito yung balance capacitor niya, ito yung nagpapaikot ng motor. Pagsira to, hindi ikot ng motor. May mga technique dyan, pag hindi umiikot. Kailangan karamihan kasi dyan, masisira yung balance motor, balance capacitor pag nag-grounded yung motor. Ibig sabihin, pag nabasa, karamihan, ito yung una bumibigay, masisira. Naka-under pa rin yung timer switch pero hindi na siya ginagamit. Hindi kasi siya pwedeng i-reverse natin. Dapat 1 wheel lang yung ikot natin. Hindi natin pwedeng i-reverse natin pagpunta sa off. Kasi once na-reverse natin, masisira po yan. So, yan lang natin na ganyan. Hindi na siya ginamit. Bunotin lang doon sa siya nagasaksak. Yan lang.